Hello mga lalabs ko. So ang video ito ay tatawagin natin long distance relationship. So itong video ito ay kasalukuyang kausap ko ang aking asawa at syempre walang ibang topic kundi ang aming anak. Ang pag-aaral ng aming anak at syempre kung kumain na ba ito, kumakain ba sa tamang oras. At alam nyo na mga lalabs ko, ang aming anak ay nag-iisa lang, so baby yun sa amin. Ganun mga lalabs ko. So syempre ang topic din namin ay about sa mga trabaho namin, ang mga plano namin sa buhay. So ayan, so kasalukuyan na busy ako na kumakain ng mani. At ang aking asawa naman ay nanonood ng TV sa salas. Ayan, wala akong pakialam. Kain lang tayo ng kain ng mani dyan habang ang asawa ko ay nagdadadakdak dyan at nakatitig sa atin. Nagpapapogi pa yan. Feeling gwapo, ganun. Syempre, nagpapapogi sa kanyang misis. Ayan, so pagod siya kasi nga gabi na rin siya dumating sa galing sa trabaho. At ayan, so tumawag lang siya para makapag-usap sa akin. Nox, makipag-usap. Sana all. Siyempre, kausap natin ang ating mahal na asawa. Ganon. So yun, ang topic din namin about sa kalusugan ko. Sabi ko, tumatabano ako. Kumakain ako ng mani. At siyempre, protein. Ang tanong niya, bakit daw? At hindi daw kumakain ng kanin. Sabi ko kasi, gusto ko ng payat. Ayaw din niya na masyadong pumayat ako. Ganon. So okay lang naman din sa kanya kung payat o mataba. Walang problema sa aking asawa. So yun, sa choice ko kung anong mag-ano sa aking katawan, kung akong pumayat o tumaba, depende sa akin. So pasensya naman at ako ay kain ng kain dyan. Nguya ng mani, no? So tinutubuan na tayo ng tagyawat. At yun nga. Meron na akong tagyawat sa aking baba. Yun. So ayan, naewan ko, ayan, pinapakita ko sa aking asawa na ako ay may tagyawat na. So ang asawa ko may in love na ako, tinititigan lamang dyan habang ako nagunguya ng mani. Ewan ko ba, adik na adik ako sa mani, no? Ayan mga lalabs ko, so bilang isang LDR, mahirap mga lalabs ko, nandyan ang punong-puno ng problema, misunderstanding, fighting, at lahat-lahat na mga tukso din, ganon. So, kung maaari, huwag na tayo mag-abroad kung may sapat naman tayong income sa Pilipinas o trabaho, ay manatili na lang tayo sa Pilipinas upang kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, sapagkat mahirap bilang isang LDR katulad namin na matagal na kaming LDR since 2007 until now LDR kami. By the way mga lalabs ko, bali nagkabalikan lang kami ng asawa ko ng 2020, pagpasok ng 2020 kasalukuyan na pandemic noon. So ayan, naghiwalay kami 6 years at then nagkabalikan kami ng 2020, ganoon mga lalabs ko. So in God grace na nabuo muli ang aming pamilya mga lalabs ko. Ayan, so mahirap talaga mga lalabs na maging isang long distance relationship sapagkat maraming pagsubok na madadanasan ninyo. Nandiyan ang lagi kayo nagkakaroon ng misunderstanding, malapit sa tukso, at ayun, malungkot sa isa't isa. Syempre, kaya natutukso din. Ganun. So, mas masarap na kapiling natin ang mga mahal sa buhay. Maging kontento tayo sa trabaho natin sa Pilipinas. At syempre, huwag tayong makontento rin pala sa kung ano lang yung sinasahod natin. So, mag-isip din tayo ng another way na extra income. Ganun. So, ayan mga lalabs ko. At yun nga mga lalabs ko. So, hindi madaling maging isang long distance relationship. Thank be to God at nabuo din ng aming pamilya. Marami pa rin pagsubok kahit na nabuo kami. Nandun pa rin syempre yung fighting sa isa't isa, misunderstanding, lalo na pag walang time ang isa. So ako pa naman, gusto ko na lagi akong inaalala. Yung nararamdaman ko mahal nila ako, ganun. So lagi akong naiinis kapag walang message or ano, ganun.
Ganun lang man talaga mga babae, di ba mga lalabs? O ayan, kitang-kita nyo naman ang aking asawa. Gwapo ba mga lalabs ko? Ayan, in love na in love, ano? Ang kapal ng mukha. Totoo naman, in love na yan sa akin noong pa. Kaya ang pinakasalan eh, di ba? Mahal tayo ng ating asawa. So, saan pa daw pupunta ang ating mga asawa? Siyempre, sa tunay, sa legit na asawa. Ganon. Legit na misis. Ganon. Kahit magloko, eh, babalik at babalik sa tunay. Ganon mga lalabs ko. So, ipaglaban natin ang ating mga asawa. Sapagkat tayo eh, hindi pwede paghiwalayin ng tao dahil tayo pinagsama ng Panginoon. So, yun na nga, bilang buhay mag-asawa ay napakaraming pagsubok mga lalabs ko. So, hanggang dito na lang mga lalabs ko, at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, please follow my Facebook page and my subscribe my YouTube channel. At hanggang dito na lang mga lalabs ko. I love you all guys and God bless everyone. Bye-bye!